Bilang mga sagradong Katoliko, alam mo bang may pitong tradisyon o nakasanayan na ang mga Pilipino para gunitain ang Semana Santa? Una ay ang araw ng palaspas. Ginaganap ito tuwing Palm Sunday, na hudyat ng pagsisimula ng okasyon ng mga Katoliko. Ang mga tao ay nagtutungo sa simbahan upang isabuhay ang pagdating ng Panginoon at ng kanyang mga disipulo sa bayan ng Jerusalem. Karaniwan ang nasa labas ang mga tao tuwing ginaganap ito. Sa paniniwala, umanong maitataboy nito ang mga masasamang espiritu sa pagpasok sa loob ng simbahan. Pangalawa ay ang pag-aayuno at pagtitika. Ito ay ang pagpa-fasting at pagpipigil sa gawaing nakasanayan. Halimbawa na lang sa pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo, hindi pag-inom ng alak at iba pa. Pabasa o chanting. Ito ay ang pagkanta ng mahabang tula tungkol sa buhay, pananalig, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, na ang ilan ay base sa libro ng Pasyong Mahal. Pang-apat ay ang paghuhugas ng paa. Madalas itong maganap sa misa sa simbahan tuwing Huwebes Santo. Ito ay sumisimbolo sa serbisyong ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang mga apostoles sa tinaguriang huling salo-salo o hapunan. Bisita iglesia, isinasagawa ito tuwing tanghali ng Huwebes Santo. Ang mga tao ay nagtutungo sa pitong mga simbahan upang makapagnilay-nilay sa pagpapasakit ni Jesus at magdasal ng Stations of the Cross. Senakulo. Isang palabas na tampok ang naging buhay ng Diyos sa daigdig. Kadalasan sa mga lansangan nito isinasagawa na may kaakibat na pagpepenitensya. Tampok dito ang mga nakabihis na animoy si Kristo. Naglalakad sila sa kainitan ng araw habang pinapalo o pinapalo ang mga sarili at hinahayaang magdusa ang kani-kanilang mga katawang lupa. Sa huli, ang ilan pa ay literal na nagpapapako sa krus. At meron pa ang salubong. Ito ay ang pagsasadula ng unang pagkikita ni Birheng Maria at ni Jesucristo pagkatapos niyang mabuhay ng muli. Ang dalawang grupo sa paradang ito ay nakatakdang magkita sa kalagitnaan ng prosesyon. Do'y may batang babae na hahawi o magtatanggal sa belo ng Birheng Maria. Ito ay sumisimbolo ng katapusan ng kanyang pagdadalamhati at siyang magiging hudyat ng pagtatapos ng Semana Santa.